Just wanna share when the time that I applied for monetization and activate my Google AdSense. Para ma-qualified sa monetization, you need to at least have 1,000 subscribers at 4,000 public watch hours. So, yan yung initial requirement. So, nung nag-apply ako nito, is meron akong 1,970 subscribers at 4,024 public watch hours. Machi-check nyo itong portion na to sa monetization section. And dito naman sa analytics section natin, makikita natin yung lahat ng views natin dito for the last 28 days, 7 days, 90 days, 365 days, or even lifetime. Or ibig sabihin yun yung total views natin so far as of the moment na i-check natin siya sa analytics. Kung handa ka nang mag-apply, i-click mo lamang ang apply now na makikita sa monetization section. Kapag klinik mo yan, ito yung next na lalabas. So, channel monetization, meron kang step 1, step 2, and step 3. So, yung step 1 is review partner program terms. Step 2 is sign up for Google AdSense. And step 3 is to get reviewed. So, balikan natin si step 1. Ang sabi dito is read and agree to the YouTube partner program terms. This is the agreement that makes it possible for you to earn money. For step 2 naman, mag-sign up ka na daw sa Google AdSense. Create a new AdSense account or connect an existing one to your channel. You need an AdSense account to monetize and get paid. And for the step 3, get reviewed. YouTube will review your channel to make sure it complies with the YouTube monetization policies. And then they will email you a decision usually within a month. The step will begin automatically after you complete the first 2 steps. And ito nga yung first 3 steps para maumpisahan yung pagmo-monetize ng ating mga channel. So, tingnan natin yung susunod natin na step. Then, balikan natin yung step 1 about ito sa review YouTube Partner Program Terms. So, understand the terms. Basahin natin mabuti yung mga naka-indicate dito about sa YouTube Partner Program Terms, lalo na dito sa monetization revenue. Kung saan nasabi dito yung advertising revenues natin, babayaran tayo ni YouTube ng 55% of the revenue. About ito sa subscription revenues, basahin din natin mabuti yan. Payment account requirement, ano-ano ba yung mga dapat nating malaman. Sa payment terms, limitation and taxes, yan, mahalaga po yan. So, pakibasa po natin mabuti kung tayo po ay nag-a-apply na ng monetization sa ating mga YouTube channel. For the number 4, para sa termination, basahin natin mabuti ito para maiwasan natin na ma-terminate yung channel natin kasi sayang naman yung pinagpagura natin. For the number 5, governing law. Ayan. And for the number 6, miscellaneous. Kung na-review na natin ang mga bagay-bagay, i-click na natin dyan sa I accept the YouTube Partner Program Terms. And kung gusto nyong makareceive ng email updates, i-check nyo din dyan. And then after that, i-click nyo yung accept terms. At dahil na-accept na natin yung terms, pagbalik natin dito sa monetization section for the step 1, done na yung nakalagay dito na status natin. Well, for the step 2, pwede na natin siyang start yung pagsasign up nga ng Google AdSense. And reminder, kung meron na po tayong existing Google AdSense, i-connect na lamang po natin kasi bawal po tayong gumamit ang dalawang Google AdSense. And ito naman po yung actual na pag-apply natin para sa step 2 kung saan ang sabi nga dito ay you will be redirected to AdSense to complete this step. Bakit mahalaga ito? So, kailangan natin si Google AdSense para kung balang araw monetize na tayo ay mababayaran tayo sa revenue ng videos natin. So, pili lang tayo rito kung ano yung applicable sa atin. So, yes, I have an existing account or kung wala and I don't know. So, pili kayo dyan. Ako, meron ako existing Google AdSense account, kaya i-connect ko na lang siya dito sa papakita kong video nito sa inyo. Ang sabi nga rito is on the next screen, choose the Google account you want to create an AdSense account with. You will be redirected to AdSense to create a new account. Once you are done, you will be redirected back to YouTube. So again, para to sa mga walang existing na Google AdSense account. Para sa wala pang existing Google AdSense account, pili ka lang ng any Gmail account mo na
hindi pa naka-sign up sa Google AdSense. Kung meron ka naman ng existing Google AdSense account, need mong i-log in yung Gmail account na ginamit mo sa pagsa-sign up. So, itong sample video ko na to, meron na akong existing Google AdSense account. So, sinign in ko na lamang siya. And then, so, ito na ako. So, ito yung Gmail na meron akong nakakreate na Google AdSense account. So, kailangan mo ilagay dito yung website mo or yung URL ng YouTube channel mo. Yun na lang ang ilagay mo. Yun pala talaga ang kailangan mo ilagay. And then, get more out of AdSense. So, ayan. Pili ka lang kung gusto mong yes or no yan. So, pwede mo naman siyang ino. And then, select your country of territory. So, kung saan bansa ka nando doon, yun ang ilagay mo. Dahil nasa Philippines ako, syempre, Philippines ang ilalagay ko. And then, review nyo ulit and accept nyo yung terms and conditions para makaproceed tayo sa susunod na step. Which is ito nga. So, yes, I have read and accept the agreement. And after that, create account. Kapag nga na-click nyo na yung create account, ito na yung magiging next natin na screen. Mapupunta na nga tayo dito sa loob ni Google AdSense. And ayan, browse natin siya para makapag-umpisa tayo. So, click natin yung get started. And then, dito nga sa home ng Google AdSense nyo, nandito yung payment address details natin, yung customer info, account type, individual yung pinili ko, yung name and address nyo, need nyo ilagay dito. Kapag na-provide nyo na lahat ng details na kailangan, i-click nyo lang ulit yung submit and then dito na kayo mapupunta. Ito na yung next screen natin. So, redirecting you to your host. So, babalik tayo dito sa page. Mare-redirect tayo dito sa monetization section ng YouTube Studio natin kung saan yung step 2 natin. Wait lang natin ng konti. Magre-refresh yan. Ayan. So, sa step 2 in progress na yung nakalagay. And again, for the step 3, mag-automatic lang yan na ma-proceed, na ma-start kapag nakapasa na tayo kay step 1 and 2. So, sa ngayon, naantay pa natin yung feedback sa atin ni Google AdSense. And after that, ito ngayon na-receive kong email kay Google AdSense. And another email na na-receive ko naman from YouTube mismo kung saan ang sabi nga dito ay the AdSense account linked to your YouTube channel was successfully changed. All future payments will be processed through this new AdSense account. Pero still, i-monitor pa rin natin kung kailan siya magiging done dito sa step 2. And for the step 1, mag-wait tayo ng email ni YouTube kung na-accept ba tayo. And ganyan po yung actual na pag-a-apply ko for the step 1 and 2. Kung may katanungan kayo, please feel free to comment down below.